Hello guys, good morning. Welcome to Kuya Ace Kitchen. Ngayon po ay magluluto tayo ng laing. Tara, samahan niyo ako. Arat na. But first, linisin muna po natin yung hipon. Kumuha po tayo ng toothpick. Anuhin lang po natin sa in between para makuha natin yung pinakadumi niya. Ayan po, oh. Ito po siya. Ayan po, kailangan tanggalin natin yan. Kasi yan po yung dumi ng hipon. At nalinis ko na rin po ito. Iduntin ko na po yung mga sungot-sungot niya. Basan lang muna po natin ang ating ipon. So, sali na po siya. Next po, basan muna natin yung lae ng ating taro leaves. Baka meron po siya mga dumi-dumi. Para sigurado lang po tayo. So, kailangan natin siyang hugasan. So, yung mga matitigas, gaya po nito. So, kailangan ngayon, pinipili po natin siya. At iniaano ko na rin po ito para sarin ko na maliliit dahil malalaki yung dahon eh. Nabili ko lang po ito sa supermarket kaya medyo dinutay ko na sa unti. Baka meron siya mga malalaki ng stem kaya hindi na siya maliluto pa agad. So kailangan natin sigurado rin na dahil po, ang laki po. So, kailangan dalhin po natin yung iba. Yung may natin ang maliliit. Gaya po nito, napakalaki po nito. Hindi po nila masyado ito hinat. So, ngayon po natin ito ng kapahagyan. Para madali po siyang maluto. So, ito yan po yung taro leaves. Nakababad po siya sa water. Anuhin po natin siya ng mga 30 minutes para medyo hindi niya masipsip po yung gata kasi medyo mahal po yung gata. Kasi dito sa Dubai, powder po yung gamit namin at saka in can. E pangit po yung in can. So yung powder medyo mahal siya, although sulit naman po ang lasa pag po tayo nagata kahit saan naman natin siya isahog. So ito po yung mga ingredients. Garlic, ginger, green chili, onion, taro leaves or gabi, shrimp face, pepper, coconut milk, or gata, fish sauce, and shrimp. Lagyan natin ng oil. Lagyan natin ng shrimp.
nilay orange siya. Put a salt pepper. A little bit of salt. Ayan yung ating pamuluto. Mahal na pamuluto. Muna natin ang ginger. Onion. Po natin yung bawang at yung green chili para po yung may sita. Bicol Express po itong lain. Lagay na rin po natin yung shrimp paste. Yung gamit ko po yung lutuan na pong shrimp paste kasi wala akong nabili dito na gulaw po. Bango. Natin ang coconut milk. Pakuluin lang po natin siya. So, yan po. Kumukulo lang po siya. Pag-alabas ka lagyan natin ang patis. Simplahan natin ang lahat. Natin yung laing. Ito po yung laing na binabad po natin.
Nilagay lang po natin siya. May mag-alala, malinis po ang kamay ni Kuya. Nagbubas po ako. Medyo marami po ito ang kinilugot. May bisita po kasi ako. Haluin lang po natin ng bahagya. Lagi po natin sa baboy yung ibang ano. Tapos hihinaan po natin yung kapoy sa low fire. Saka po natin sa babalikan. Ilagay na po natin ang coconut milk. Yung coconut milk po ay hinaluan ko na ng tubig. Kaya siya naging coconut milk. Yung powder po na 150 grams. Ilagyan ko po ng tubig para maging coconut milk po. Natin yung hipo. Hayaan lang po natin siyang kumulo. So, ready na guys ang ating laing. Pusha. Taob na naman po ang isang kalderong kanin nito sa amin. Pusha. Yum, yum, yum! Kaya po sa laing, dapat po maraming gata para mas masarap po talaga siya. Tsaka, maanghang na maanghang. Lunch na po dito, kaya kakain na tayo. So guys, ito na po yung ating laing. The best laing ever.